Hello, hello, hello mga kasandok! Kumusta na? Dito na naman ako para mag-share ng bagong recipe. Gagawa tayo ngayon ng nilagang buto-buto ng baboy! Sangkap sa pagluluto ng nilagang buto-buto o ribs ay una, siyempre, ribs 3/4 kilo, paminta, laurel, sibuyas, bawang, carrots, gabi, mais, luya, at norky. Una, hiwain muna natin ang mais. Bawang. Kaya ko pinakikita yung bawang kasi hindi kailangan maliliit, malalaki lang kasi paglagang na yun. At sibuyas naman natin. Ayan lang. Ayan. Ayan lang. Ipita ko naman sa inyo kung paano ako maghugas ng karne. Manok at mga isda. Ganito rin ako maghugas. Ilalagyan ko ng asin muna. Karne man yan, mapamanok, mapaisda, or ano, lalagyan ko yan ng asin. Kasi alam nyo naman, pag nasa palengke itong mga karne, kung saan-saan lang nila yung nilalapag, alam nyo na, ay, pag hinugasan mo ng asin, sinuskusan mo ng asin yung mga yan, mawala na yung mga germs. At saka, lumulutang yung pagka sariwa niya. Pumupula-pula yung mga karne niya pagka nalilinisan ng asin. At saka yung mga langsa-langsa ba? Mawawala yan. Yan. Mga ganyan. Ganyan ako maghugas ng karne, isda, or manok. Ngayon, dalawa natin. Kita nyo, nakikita yung pagkasariwa niya, pagkapula niya, oh. Kasi nawawala na yung mga patay na dugo, yung mga maitim. Yan ang cost na kami, malangsa na pagluluto ng ulam, dyan na gano'n pagka hindi magandang pagkahugas. Ngayon, babanlawan pa natin ulit. Kasi ayoko na dire-diretso hugas lang. Para barang hugas ba. So, makikita nyo talagang pag kinain mo siya at pag naluto, wala kang malalasahang lansa.
Ayan, di ba? Oh, makikita mo yung pula-pula niya, linis na linis siya. Parang lalo siyang sumasariwa. Kasi wala na yung mga tuli-tuli dyan. Lalagyan na natin ng karne. Ipakuluan lang natin yung saglit. Saglit-saglit lang. Pwede natin talaga lutuin. At lalagyan natin na luya yan. Ito na siya, kumulo na siya, di ba? Aalisin natin yung ibabaw. Kasi kahit paano may natitira pa rin talaga mga pilipin. Kahit sinugasan na natin ang maestro. Kung hindi maiwasan, mayroon pa rin. Dapat kukunin yan. Yung ibabaw na yan. Ayan. Tanggalin ang nasa ibabaw. Lagay na natin ang bawang, sibuyas, laurel, paminta. At natin ang titimplahan ng asin. Teaspoon of salt. Dagdagan mo na lang pag ulang pa sa, para sa inyo ang alat niya. Ako kasi gusto ko medyo matabang lang. Hintayin natin maglambot ng karne at saka natin ilalagay ang mais, gabi at carrots. Kakaiba itong ating nilaga kasi may carrots at may luya. Sa normal kasi na nilalaga, walang luya, walang carrots. Kaya parang naiiba itong ating nilaga ngayon. Hintayin na lang natin na lumambot ang karne. Ngayon, ilagay na natin ang gabi. Kasi malambot na ang kanya. After 50 minutes, dun sa nakakarilit ng walang pressure cooker, dito lang muna tayo. Magtyaga tayo sa 1 hour na pagpapalambot. Halos kulang-kulang isang oras. Ilagay na rin natin ang carrots para maging makulay. Hilting-hilting talaga to sa mga anak nyo. Sa sabaw pa lang, hilting-hilting na. Ngayon, maghintay naman tayo ng mga ilang minuto. Pag naluto yung carrots, naluto na yung gabi, okay na yan. Tikman ko na nga yan eh. Ah, masarap talaga. Kapag may luya, ang sarap. Lalong sumasarap siya. Wala yung lamsa. At lang tayo maghintay pa. Pag lumambot na yung gabi at yung carrots, luto na yun. At panimunan natin. Luto na ang ating
Nilagang, buto, buto. Bango. Kuha na tayo. Sobrang excited. Di ko pa napala napatay yung ating apoy. Patayin muna natin. Tapos, kuha na tayo. Mananahalian pa lang kami. Pa kami nananahalian. Sa tagal ng buto-buto. 45 minutes lang naman. Naluto na. Ito na ang ating finished product na nilagang buto-buto ng baboy.